Welcome sa aking channel. Ngayon po guys, gagawa ako ng isang special na luto ng eggplant. And may gagawin ko siya ng meat sa gitna. Ayan, ito po yung aking meat. It's 400 grams, isang onion, cubes na maliliit. Garlic, meron akong lemon, salt, black pepper, tomato paste, at meron akong cumin powder, at meron din akong coriander powder. Papakita ko po sa inyo guys. Yan po aking eggplant, piprituhin ko po yan siya mamaya. It look like a bechamel eggplant guys. Ayan guys, magka-fried tayo ng ating eggplant. Napainit ko pa yung mantika. Tapos ito yung pagka-slice ko guys. Makikita nyo siya mamaya. Ayan po yung meat guys. Hindi ko po siya nilagyan ng oil. Hihintayin ko siyang kusa siyang lalabas ng sarili niyang oil. After that, ilalagay ko yung onion at saka garlic. Ngayon guys, nag-start na po ako ng prito ng talong o eggplant. Ayan po. Ayan po guys. Wala pa siyang, hindi yan siya nilagyan ng oil. Kusa, sariling oil niya po yan. Makikita nyo. Yan yung aking eggplant. Ayan po guys, well done. Oh, before I forget guys, meron akong nakalimutan pakita kanina. Nilagyan ko po siya ng cinnamon powder like 1 teaspoon. At meron po akong mixed spices. 2 teaspoon ang nilagay ko po. Ito na po, ready na po yung aking baginjan, I mean eggplant. So, ililayer na po natin siya guys. Hi guys! Ayan po. Ito po yung aking baking dish. Gagamitin. Start po tayo at nilayer na po natin siya. Kain natin yung ating baginjan. I mean eggplant guys. Sorry guys, baginjan is for Arabic. Minsan po nalilito lang ako. First layer is eggplant. Yan, after ng eggplant is yung ating meat. Ayan po yung ating first layer, the fried eggplant. Tapos, ilalagay natin ang ating meat. Ayan. Pwede pong dalawang layer, dalawang balikan guys. But for me, sapat na po kasi maliit lang po yung ginawa ko. Good for 5 person lang po. Kasi 5 lang kami dito. Sa ngayon. Ayan, yung ating second layer is meat. And then, another. Ang third layer is ating baginjan. Ayan
tempuh. Terus oh my, yang tuh kasih lampusnya. Dan para po siyang bechamel, but eggplant. Pwede siyang kainin with rice, with white rice, o pwede rin siyang bread. Sila nito mahilig sila sa bread, so yun po. Sobrang sarap po siya. Tasty. Ayan po siya. Ngayon, ilalagay natin siya sa ating oven. Ayan po, inainit ko po yung aking oven. Maybe like 5 minutes pwede na po siya. Ayan po. Ayan po. Ready na po siya. Ayan. So yummy. Kain na po. You can serve this one with white rice and bread. Thank you.